What's good guys? Welcome back to my channel. Ako nga pala si Jerox, ang inyong OFW na kapadyak dito sa Middle East. And welcome to the second episode of our Online Kabayan Bike Check. If you're new to this channel nga pala guys, make sure to hit the subscribe button along with the notification bell para maging update kayo para sa weekly videos na ina-upload namin. Alright, with no particular order, punta muna tayo sa Philippines with the Strengths X1 Quest. Ladies and gentlemen, Sir Gennard, aka Nardo Putik. Kumusta mga kapadyak? First of all, gusto kong magpasalamat kay Sir Jay for inviting me and be a part of this video. Bago ako magsimula mag-bike check, kwentuhan muna tayo tungkol sa akin. Ako nga pala si Jenner Dreyes. Sa YouTube, kilala ako bilang si Nardo Putek. Isa akong XC rider. I started biking 2012. That time, bike-bike lang talaga. For leisure, pampapayat, ganun. Nung tumagal, medyo lumakas last time ng konti. Lumaban tayo sa race. And my first race sa Shimano Dirt and Play 2014. Then, yun, sunod-sunod din. Marami na akong nasalihan ng mga karera pa. Hindi ko na isa-isa yan. Pero ito yung mga memorable na mga naging karera ko. The same year, 2014, sumali din ako ng 12 Hours Endurance Race. Team, category, all male. Nanalo kami doon. We took second place. Then 2015, same din. This time is 24 Hours Endurance na siya. Naging second place kami doon. Then 2016, same din, 24 Hours Endurance Race. Nakachamba kami. Kami naman yung naging champion. So yun yung munti kong kwento ng pagsisimula ko magbike at yung mga naranasan ko na sa mga races. So, start na tayo mag-bike check ng bike ko. Ito na yung bike ko kapadyak. Ito yung Trinx X1 Quest. Konting kwento lang dito sa bike na to. Itong bike na to, binigay siya sa akin ng Trinx para dun sa programa ko na Siklista Ako TV. Kasi that time, yung ginagamit ko na bike is yung Rocky Mountain ko. Since yung palabas na is sponsored by Trinx, so kailangan kong gumamit ng Trinx na bike. Pero wala akong masabi, napakaganda ng bike na to para sa akin. So simulan natin, yung Trinx X1 Quest ko is aluminum siya. It's a 29er bike, size small siya. Kung puan ko is MTB, Silverado, napakatagal na rin to sa akin. I think this one is 2016 pa. Sa mga races ko lang to ginagamit. Pero nilagay ko na rin dito kasi napaka-comfortable nitong saddle na to. Then yung stem ko, ito it's 80 mm naka ano siya, negative 25 for aerodynamic tsaka as an XC rider, malaking tulong to sa climbs. Then 110 yung haba nito, del bar ko. 200 na hydro brakes. Yan naka air fork na rin siya, 120 mm to with an lockout. Then nothing special naman sa group set niya, it's alto siya lahat. So ito pinalitan ko na siya ng chain. YBN na yung chain nito kasi yung nauna niyang chain pudpud na. So I need to replace a new one. Then yan. As I said, altos lahat ng group set niya. Itong pedal ko naman is XT. Binigay lang din to sa akin kasi yung una kong pedal nasira na. I use clipless pedal pag nagbabike ako, nagtitrail ako, roadman yan, naka-clipless pa rin ako. Masanay ako na clipless pedal yung gamit ko. So yung gulong ko ito, CST Jack Rabbit. Malilit yung knobs niya, good for ex-cross country lang talaga to. Pero depende na rin siguro kung sanay kayo mag-trail ng ganito yung knobs. Pero ako kasi sanay ako mag-trail ng ganitong knobs. Kahit gaano pa ka-technical yan, hindi ako nadudulas. Siguro, nasanay na rin ako sa tagal ko nagtitrail, sa handling yun, na-develop na rin sa akin yun. So yun, wala namang kakaiba dito sa bike ko. It's an simple cross-country mountain bike, pero napaka-sarap gamitin. Pa-roadman, mapap-trail, all-around bike ko to. Pero pa pala akong isang bike, yung Rocky Mountain ko. Hindi ko na siya mababike check ngayon kasi wala siya dito, nandoon siya sa kabilang bahay namin at gamit ng father ko. So, ayun, yung aking bike, it's Trinx X1 Quest. So, ayun yung bike check ko sa aking bike
mga kapajak. It's a simple mountain bike pero solid yan. Ang sarap i-bike. Basta importante, kahit gaano pa yan ka-pangit, ka-simple, kaganda yung bike mo, i-well-maintained mo lang siya, alagaan mo, masarap gamitin yan. Thank you ulit, Sir Jay, for inviting me here. Mapasama dito sa video mo. Ride safe lagi mga kapadyak. Ride soon pala mga kapadyak. And God bless. Thank you once again, Sir Gennard. I appreciate your support dito sa channel na to. Appreciate din po. Actually, one time ko lang minessage si Sir. All of the sudden, nag-respond siya at nag-commit ka agad. And on that day, sinend niya ka agad yung video niya. So it's like, Sir, thank you ulit. Thank you. Thank you po ulit. Alright, tapos na tayo sa Philippines. Now let's head it to the US. With this 2017 Specialized Views. Ladies and gentlemen, Sir Norman of Masterlink MTB. Yan, welcome guys. Mag-ano tayo, bike check ngayon tayo para kay J-Rox. This is my 2017 Views Hardtail Trail Bike. Ano siya, bali nakuha ko siya ng 2017, about October. And it's been with me ever since. And it's serving me well. Hindi naman siya masyadong upgraded masyado kasi mostly stock everything. But I did a little bit of modifications on the drivetrain and yun nga, iba, upgraded. Bali dito, meron akong rental fat bar paired with a rental duo. So, hindi siya 35mm. Dati siyang 800mm pero inano ko siya na pinatulong ko siya ng 770 o 760. Tapos meron akong TRP slate na levers, saka NX shifters, 11 speed, and that's the left side. And wrapper post trigger ko is a Trans X lang, stock pa rin. And yung aking handle grip sa kabila, body geometry specialized. Ito yung kabila. Tapos meron akong bar ends na installed, made by Liberty. It's a scooter bar end, so matigas siya na aluminum. Ito yung headset niya is a FSA. Na nakakabit is a machete boost. Manito machete boost na I think is a 120mm travel. Maganda siya, okay naman. Hindi mamaselan. Para sa hubs, yun pa rin, stock na stout. I don't know if it's specialized branding. For the tires, yun pa rin yung kanyang sa front is purgatory. 27.5x3. And tapos TRP na 4 pistons sa front with I think it's a 180mm na disc. Yeah, it's 180mm disc. Ayan siya. Stock din. Stock pa rin siya. Yun yung TRP na ulit. Now on the frame, on the fork, I mean, I installed some protection. I have a Blackburn classic bottle cage holder. Tapos dito sa baba meron siyang stout branding na crankset. Tapos ito yung aking Shimano Saint na nasa akin since 2009. Walang service, buhay pa rin. Ito yung kabilang side niya ng crankset. I think it's a 170mm length. Tapos yung aking chain ring is only 28 tooth. Napakaliit niya. Cute-cute niya. This part here is the rear derailleur. 11 speeds RAM. Hindi naman siya Eagle. Siya yung Eagle CC. Kasi, ang ginawa ko doon sa cassette niya, from 42, ginawa ko 49. So,
it's 11 to 49 na siya. One tooth shy of the eagle and one cub shy of the eagle. Tapos, ang rims ko is a stout branding din na 38mm, I think. Yeah, it's 38mm wide. Tapos, sa likod ko, naka-ground control naman ako na tires na 650B by 3 din. On this side, ito yung specialized na hubs nila. It is 148 boost. This sa likod is a 160 lang, tapos single piston slip na TRP. True axle na rin siya. Here, this part is the dropper post ko is a Trans X. I think it's a 125 or 120mm drop. Tapos pinalitan ko na yung upuan ko ng lumang Brooks. So, leather siya, all leather. Na super comfy. Ang sarap sa puwet niya. Hindi siya matigas. Mukha siya matigas pero gusto palitupuan niya. Napakalambot. Masarap sa puwet. Ayan. Dito naman, yung frame protection. Ang gamit ko is lizard skin frame protector. Bali, minodify ko siya na ng pagkakadikit. So, kaya pa ganun ang itsura. Nakapal siya. Nandang klase. But, medyo disimilado siya kasi transparent siya. Hindi mo siya masyadong kita. Mayroon protection. At the bottom, yun din. Naglagay din ako sa baba. So, I think I've used about 2 to 3 packs of frame protection from lizard skin. And, ayan. At, natapos din ang ating bike check sa ating hardtail na fuse comp. Specialized fuse comp 650B plus. So, hope you enjoyed po mga kaibigan. And like I said, this has been in collaboration with J-Rox MTB. Have a blessed day, guys. Once again, thank you Sir Norman of Masterlink MTB. Appreciate your support dito nga pala sa channel na to. Although, alam ko medyo pagod-pagod yung kapa, kagagaling walang ng work nung sinuot mo pa yung video. Again, appreciate po ulit. Alright, let's head back to the Philippines. Actually, hindi ko expect na magre-respond sa akin itong next presenter natin. I thought na mababaliwala yung message ko sa kanya, but all of a sudden, respond back sa akin. And I was so thankful na akala ko hindi ako mapapansin. But without further ado, guys, with this drinks honor 1500 quest, Sir Ian of Anli Ahon. What's up mga kapajak? Ako si Ian from Anli Ahon. Ito yung bike ko, i-bike check natin. Ito yung Trinx Honor 1500 Quest. Bago lang to ng Trinx eh. Ito yung carbon na XCMTB nila. Isa to sa mga nasa mataas na price range na sa mga Trinx. Kasi diba Trinx, kilala lang siya as budget bikes. Pero ngayon naglabas na siya ng mga medyo mamahalin na ng mga bikes. Isa to sa siguro nasa mid-range to. Kasi meron na rin mga 100,000 plus na bikes Trinx. Ito ang price nitong bike na to, nasa 30 to 35,000. Carbon kasi yung frame nito, tapos naka 12-speed na siya na SRAM SX drivetrain. Hindi na nga pala stock yung setup nito kasi meron na rin mga nabago. Pinagpapalitan ko na yung mga pyesa. Pinalitan ko yung mga parts para gumaan, tsaka para mas maging fit siya sa akin. Pero sa totoo niyan, maganda naman na din yung bike kahit hindi mapapalitan yung mga pyesang mga pinalitan ko. Kasi nagamit ko na din naman ito na ipang-ride eh, bago ko pinagpapalitan yung mga parts. Yung frame nito, carbon. XC lang to na MTB kasi cross-country lang naman din yung ride na ginagawa ko. Size 17.5. Medium, swak lang naman sa akin. Maganda, masarap gamitin to. Ito, hindi naman ako natatakot na bigla-bigla siya mapuputol eh. Kasi kapag sinasakyan mo naman, hindi naman nagpe-flex. Pero nung napang-ride ko to, sarap pala gamitin ng carbon. Iba yung feeling pag carbon yung gamit mo kasi yung mga small bumps, parang na-absorb. Basta may ganun property yung carbon. Hindi kagaya ng aluminum na medyo mas harsh, na ramdam mo lahat. Sa carbon, medyo hindi. Pero itong frame na to, stiff, hindi nagpe-flex. Kasi may na-try ako ibang mga carbon frame dati. Sa mga demo, ganun. Pag nirarak mo yung bike, pinepersa mong ganun. Nagpe-flex siya. Yun yung nakakatakot eh. Baka biglang pumutak eh. Ito, hindi.
tigas. Yung fork naman nito, Manitou. Marker, pinalitan ko lang. Hindi ito yung stock niya. Stock kasi nito, tricks. Ito kasi yung fork ko dito na pinaka maganda na meron ako. Pinakamagaan ko din to. Air na siya. 30mm nga lang yung stanchions nito. Mas maganda pa rin yung machete kasi dito. May lockout naman. Quick toggle nga lang. On off lang. Air type siya. Also, may rebound adjustment. Quick release nga lang. Ito pa lang frame nito. Quick release lang din. Pero, pwede itong ma-convert sa true axle. Bala akong gawin yun in the future pag nagkaroon na ako ng dropout na pinapalit dito para maging true axle siya. Yung drivetrain naman nito, SRAM SX na 1x 12 speed to Eagle drivetrain. Ito yung pinakamurang Eagle groupset or drivetrain sa SRAM SX. Sarap gamitin. Yung shifting niya precise, mabilis din. Dahil sa experience ko dyan, nagustuhan ko yung SRAM. Yung shifter, SRAM SX din. Yung brake set na gamit ko dito, yung dati kong Diori na M615. Ito yung brake set na luma kasi yung M6000 kulay itim. Nagustuhan ko dito, single finger braking. Maganda yung bite and yung modulation. Hindi pa ako binibigo ng brake set na to, kaya ayun yung gamit ko. Yung brake pad niya, napalitan ko na. Pinalit ko yung pinned na brake pad kasi pwede naman dyan sa Diori na brake set na lagyan ng pinned na brake pad. Yung ganito, may cooling pins. Wheel set naman, custom yung wheel set nito eh. Yung hubs, weapon ambush hubs, ratchet type. Yung engagement nitong hubs yung pinakanagustuhan ko eh. Parang bonus na lang sa akin na maingay kasi minsan nakakaumay din yung ingay. Magsasawa ka din doon sa ingay ng hubs. Kasi ang ingay niya talaga eh. Yung rims naman ito, Wayne Manu 28 TL. Hindi sobrang lapad pero saktong-sakto lang for XC purpose. Ayos na ayos. Naka-setup pala siya ng tubeless. May setup ko ito ng tubeless eh. Ako lang yung gumawa. V-tire ko, rail naman yung tires nito. Skin wall, iba yung kulay dito sa gilid. 29x2.25. Napaka-fast rolling nito. Kaya lang pag loose na yung daan, nakatakot ng gamitin. Lilit na kasi yung nubs niya eh. Pero sarap gamitin. For XC, ayos. Sa cockpit ko naman, ito, cycle design. Aluminum, straight bar. May back sweep siya. Para mas komportable hawakan. Yung stem nito, pinalitan ko eh. Nilagay ko yung dati kong Merida na stem dito. 70mm na kata to, 80. Basta maiksi lang, tapos hindi sobrang naka-angle pababa. So ito na yung setup na komportable ako dito sa bike na to. Yan na, pwede ko na yung babaguhin. Parang may isang spacer pa siya dito yung mismong type niya. Parang na-slam na din siya. Pero okay naman, di naman sobrang baba pag sinasakyan mo na. Yung grips nito, supas grips. Sobrang sarap gamitin, malambot. Kahit walang gloves, masarap sa kamay. Lock-on pa. Wala nga lang takip dito. Nasira ko na nga ito eh. Ayun no. Naano kasi ito, nagkaroon ng maliit na hiwa. Ang ginawa ko, tinanggal ko na. Nababother kasi ako. Kaya yan nasira ng ganyan kasi kakasandal ko ng ganito. So, napepersa yung isang side. Natutulak pa ganito hanggang nagkahiwa. Nasira. So, yun. Kasalanan ko yun. Kaya nasira yan. Pero okay pa naman. Functional pa din naman. Kaya andyan pa din yan. Ito naman yung saddle ko. Ambush. Weapon ambush. Ito yung saddle na pinakanagustuhan ko sa lahat ng mga saddle na try ko. Komportable ako dito sa saddle na to. Meron pa pala isang saddle na nagustuhan. SMP. Kaya lang sobrang mahal niya. Ito muna tayo. At least ito. Medyo budget friendly. Mas affordable. Yung seat post ito, pinalitan ko. Cycle design. Wala nang offset sa likod, kaya sok na para sa akin. Isa to sa pinakamagaan na seat post na na-test ko. Battle cage, Lisada battle cage, China lang yan. In-order ko dati, carbon din yan. Tapos side entry, para pag kukuha ka ng bote, pagilid dito, hindi pa diretso yung paganda. Yeah, may sticker ako dyan, may name sticker, kasi tinakpan ko yung butas dito, kasi may butas dito yan eh, para sa FD. Dito, meron pa nga din. Tatakpan ko din yan. Chainstay ng Anliaon para pag tatama yung kadena dito, hindi magagaskas tong chainstay, hindi masisira. Kaya nalagyan ko niyan, wala na to. Limited na lang ito eh. Hindi na ako nakapagpagawa ulit ng madami. Ah, ito pala, itong pedals, pinalitan ko ng flat pedals. Kasi para magamit ko, dito lang sa amin. Nagkiklits talaga ako dito eh, pero ito muna yung pedals na ginamit ko ngayon dito. Para kahit nakasinelas ka lang, sarap gamitin. Ito nga palang pedals na to is yung gawa sa ipa ng palay daw. Ah, made in Taiwan yan. Tapos, yung kulay, bumagay din sa uli ng tulong, di ba? Kaya pag titingnan mo, o di ba? Bagay din eh. Ang pinakasumira lang sa kulay nitong bike is yung blue na hubs, yung blue na to, yung blue na to. Bala akong gawin to na all black. To black. Papalitan ko to ng black na grips. Tapos all black na weapon ambush na saddle. So yung hubs, bala na. Kung anong mangyayari dyan sa hubs na yan. Ito yung bike ko. XC rider lang naman ako. Kaya okay na sa akin to. Itong bike na to, bigay lang to sa akin ng Trinx. Saka yung mga ibang parts na nilagay ko dyan, mga bigay lang din sa akin. Isa yun sa perks ng pagiging cycling content creator dito sa YouTube. Hindi pa ganun kadami yung mileage ko dito sa bike na to. Kasi bago ko lang din ito nakakuha yun, January lang eh. Tapos, konting ride lang, February, tapos March yan, nagkaroon lang ECQ. Wala na, di na nakapag-ride ulit. Pero after nito yan,
gamitin ko to. Ayun lang. Kitas na lang tayo mga kapadyak pag pwede nang mag-ride. Ride safe mga kapadyak. Once again, thank you Sir Ian. Thank you at pinaulakan nyo yung pag-invite namin sa'yo. Once again, thank you sa support. Appreciate po ulit. Alright, balik naman tayo dito sa disyerto. With this 2019 Comencal Clash. Ladies and gentlemen, Sir Joko Franco of Joke TV. Hi guys, Joke TV nga pala. First of all, gusto ko magpasalamat kay J-Rox sa pag-invite sa akin sa kanyang Online Kabayan Bike Check. Like and subscribe niya sa channel niya, J-Rox, and syempre sa akin din, Joke TV. So, simulan natin. Meron ako Comencal Clash 2019, size niya ay medium, and the wheel size niya is 27.5. So, small background lang, nakuha ko siya last December 2019. Sa Pinas, and dinala ko siya dito sa Middle East kasi dito ako naka-base ngayon at dito ako madalas nagla-ride. Bago-bago pa, ilang buwan pa lang siya sa akin and isang beses ko pa lang siya na-race sa Altawin, Enduro Race. Actually, dito siya ginawa. First leg, so check natin yung mga parts na meron sa aking Comencal Clash. Ito ang aking Comencal Clash 2019. Ito ako yung frame, medium size, 27.5, and maximum is boost. So, meron ako ng rear shock na Olims, as you can see there. It's Olims TTX 22M, sa coil type. Pati naman tayo sa aking upuan, meron akong WTV bolt. Okay. And meron akong Fox Transfer, Kashima Portable, Grapper C-Post. Meron akong hope seat clamp. And dito naman tayo sa cockpit, meron akong spike, vibrocore, Hoptech 3E4, brake set, orange, brake hose, spike din ng stem, meron akong rope spacers, then ODI grips. So na akong Fox 36, Fit Grip 2. So, meron niya 180mm travel, high speed, low speed compression. And sa build set ko naman, ito na nga yung spunk. Gamit ko ay swag. And ang hubs ko ay Industry 9, torch hubs, boost na rin siya. And I'm using also a hoop floating rotor. And ayun na yung hoop ko na brake set. I'm using an E-Tier King Tier S Plus crankset with 32T chainring. Meron ako Hope F20 pedals. And meron ako SRAM X01 Eagle 12 speed drivetrain. So 12 speed siya Eagle. Ano natin lahat ng type. Sa SRAM Eagle type is 12 speed, mostly 12 speed. So yeah, it's 10 by 50T, 10 50T. And the sa likod and Hope floating rotor. Guys, thank you sa time sa panunod ng ating bike check and thank you so much J-Rox sa pag-invite. Thank you nga pala Sir Joko Franco of POC TV. Once again, thank you sa support ulit. Sa short period of time, nag-response ka kagad sa akin at binigay mo kagad yung video. Bro, appreciate the love. See you sa next race or sa next event natin. So, ride with you soon, bro. And there you have it guys, the second episode of our Online Kabayan Bike Check. Stay tuned para sa episode 3 natin. Please support and visit nga pala all the presenters' page and channels so that they can provide you a good content in near future. And once again, ako nga pala si J-Rox ang inyong OFW na kabadyak dito sa Middle East. Stay safe and peace be with you all.